Parang pusa lang. Dapat may dila. Hello everyone and welcome sa isa na namang video dito sa ating YouTube channel. And yes, anong pag-usapan natin ngayon? How to budget for your hobby. Hobby as in asawa? The, hobby? With an O. Ang pinagigiliwan, tama ba yun? O basta hobby. H-O-B-B-Y. O, parang hobby. Hobby. Ayan, oh. Dahil alam natin na marami rin sa atin ang may mga hobby-hobby, mga kinagigiliwan. Ano ganyan bang hobby mo? Hobby ko mag-Netflix. Hobby ba yun? I would say yes, oh, mag-Netflix. O, oh, yun. So, kung may mga streaming-streaming kayo, oh, ayan, i-budget ko na yan. Eh, di ba nag-Dragon Boat ka rin? Ah, yes. Oh, I also do Dragon Boat padding. Ako, ang tip ko lang doon, before diving into any hobby, alamin nyo muna kung ano yung mga kakailanganing bilhin. Okay, yung mga kakailangan ko. First tip na pala tayo kagad. Oo. Oh, oh. Sige. Hindi pa ba dapat? Hindi, tama lang. Sige. Okay, yung mga kailangan bilhin. Like for example, okay? Kaya maganda research din. Pag running, okay? Kung gusto yung mga running, syempre. Di ba sapatos lang yon? Sapatos. Pero kung nagmamarathon ka, meron ka pang belt. Yes. Actually, totoo. Oo. Tapos may cup ka pa. Oo. Di ba? Tapos, kung marathon, kung medyo long distance running ka, ganyan, meron pa yung pinapahid sa paa para hindi magpaltog. Yes, yes. At kung magmamarathon ka, halimbawa, dapat dalawa yung set ng rubber shoes mo. What do you mean? Dalawa of the same. Ah, talaga? Kasi syempre, yung pinagpa-practice mo, pud-pud na. Ah, that's true. Pag nag-marathon ka, dapat, kasi meron pa silang ano eh, yung parang so many kilometers lang na optimal siya. Basta may ganun pa. Okay, may ganun pa. So, syempre, dapat of the same shoe. Kasi syempre, kapag ka, tumakbo ka on the marathon itself, pag ibang sapato, syempre, iba yung fit sa paa. So, dapat, you know, pareho din. So, yun, pag-marathon. So, what you're saying is, if I am interested in this hobby, pwede kong isipin na, ano ba yung goal ko? Yes, ano ba yung magiging path ko? Oo. And then, check my budget. Patakbo lang ba? Okay. Hardcore. Katulad ko, nahilig ako sa pagtakbo. No? Pero, I don't think goal ko yung mag- marathon. Chicago Marathon. Ganyan. However, ang goal ko is umattend ng mga fun run marathon. Siguro mga 5-10K, no? Skyway, milo-milo, gano'n. So, hindi siya yung marathon level sa 42 kilometers. But still, substantial pa rin yung magiging training ko, 10 kilometers na course, di ba? It's still something na kailangan kong i-prepare. And tama yung sinabi mo, hindi lang naman sapatos yan. May mga yung belt, yung water bottle na nasa strap mo, sunblock, etc. So, you have to imagine kung ano ba yung mga magiging gastos mo after you decide kung ano ba yung goal mo talaga. Gusto mo ba po, ano yung tawag namin doon sa Spartan Race, podiumer, parang ganun. Kung gusto mong parating first place, nako, syempre. May mga training yan, no? May training din yun. So, you budget for the future expenses. Yes. See kung kaya mo siya. And if not, then that's the time na you find a way na paano ko siya ma-afford. Mm-hmm. Diba? Rocket ba ako? Ano bang expense ko na pwede kong tanggalin or bawasan? Pwedeng hindi muna kasi hindi ko afford yung mga long distance marathon. So parang mga ano lang ako, parang recreational marathon na lang. Muna. For example, recently I got back into Dragon Boat padding. Okay? Kaya medyo umitim-itim tayo ng konti. Mm-hmm. Alright? Ngayon, ano lang naman siya sa akin, parang supplementary na cardio. Kasi medyo yung tuhod ko, pag tumatanda na talaga, may nararamdaman na. So, that is my low-impact cardio. Kasi walang impact sa tuhod eh. So, rowing ka lang. Ganyan. Ngayon, ang bala ko talaga sa kanya is recreational lang. Ang cardio lang, you know, ganun lang. Eh, biglang out of the blue, nasabak ako na mag-race daw kami, competition. So, medyo na-ignite yung competitive spirit. May peer pressure din yan sa mga teammates mo. May ganun ng konti, di ba? So, ako naman, since gusto ko lang naman na pasagwan-sagwan lang, you know, recreational lang, kumbaga, hindi talaga ako nag-invest sa paddle. Okay, wala talaga akong paddle. Nakikihirap na ako ng paddle. Eh, competition na. So, syempre, pag competition, mas intense ang training.
eh hindi ka naman pwede na makikihiram lang sa mm-hmm. holiday itself, baka wala akong paddle. Mm-hmm. So, ayoko rin bumili ng brand new. Mm-hmm. Kasi kumbaga parang for me, hindi naman ako yung talagang hardcore na dapat podium or you know, competitive talaga. Pero sige, race tayo kung ganyan. So, naghanap ako. Second hand. Mm-hmm. Sa Facebook Marketplace. Mm-hmm. Ayun. Although I consider the first hand, pero hanap lang ako, hanap-hanap. Tapos, ewan ko ba, ko lang ba, na chambahan ko talaga. Ito ah, okay. What I got was two paddles, mm-hmm. isang carbon, saka isang wood. Okay? Mm-hmm. And in the market, yung brand new, carbon is worth 12,000. Oh. Wood is worth mga 4,000. Okay. Yung ganung specs and ganung brand. Right? I also got yung lagayan ng paddle na parang bag mm-hmm. na malaki. Meron ng vest, tapos may upuan pa. So, easily mga worth 19,000 sila lahat-lahat. Uh-huh. Combined. No? Pag brand new and bago-bago pa yung paddle eh. As in, super parang hindi pa na, ano, nagamit. I just got it for 9,000 pesos lang. Oh, kasi second hand. Tapos, kasi dinidistash lang siya nung dating gumagamit. Kasi mm-hmm. parang nag-shift na from Dubai, nasa Singapore na. So, binenta na lang ng asawa kasi hindi natin nagagamit. Benta na lang natin. So, uh-huh. tip ko sa inyo, again, alamin ninyo. And kung hindi naman kayo talagang hardcore, then ako, okay na mag-second hand. I think it's important to budget for your level of competency or level of interest kasi or competitiveness. Oo. Tama. Yeah. What I'm thinking is kasi meron akong friend na who got into biking. Naku, kamamahal ng bike. So sabi ko sa kanya, may tip to 200. Nagsisimula pa lang kasi siya. Oo. So sabi ko, you still don't know kung if this is something that you will be interested in doing for the long term. Yes. Kasi ang gusto niyang bilhin kagad yung high-end na bicycle. Actually, maraming ganyan, di ba? Yung todo agad, di ba? Kasi, although he can afford it, kumbaga yung mga first-time gymers, lahat branded. Yeah. Yung mga matatagal na sa gym, maski iba-iba yung ano yan. So I think it's important to yes. Just buy whatever is necessary at your level. Tama. So, because katulad nung nabili mo second hand, you can always sell yes. and then upgrade your equipment. Yes. Okay. So, that's para right. hindi din ganong kalaki yung impact sa gastos mo. Oh, hindi kagad yung pinaka-high-end. So, kung ano man yung level mo, yun muna yung bilhin mo na quality or model. Mm-hmm. And then, if you think na kailangan mo na mag-upgrade, then you can always sell. No? Yes. Oh, and kasama yan sa pagbabudget sa hobby na you can also buy and sell stuff. Parang upgrade. Upgrade. In my case, kasi I play yung mga collectible card games. Mm. So, ang ginagawa ko nung nagsisimula ako, kung ano lang yung mga cards na kailangan ko to play competitively, mm-hmm. yun lang yung binibili ko. But, on the side, since I already have the network of players during tournaments, during meetups, nagba-buy and sell ako para meron akong extra income. Tapos yung extra income na yon, yun yung magpa-fund pambili ng mga bagong cards ko in the future. Mm. So, I find a way to make the hobby self-sustaining by finding ways to earn income by buying and selling equipment, stuff, or whatever you use for the hobby. So, in your case, probably, since medyo okay na rin yung network mo sa Dragon Boat, you can probably start buying and selling mga, I don't know, paddle or vest or whatever accessories that you commonly use, di ba? Magbenta ka ng sunblock during ano training, di ba? Oral sunblock. Oo, di ba? I would think na pwede. It's something that can help you make your hobby self-sustaining. Not necessarily earn extra income, but at least hindi maging hindi siya kakain ng maraming pera. Na umiikot lang yung pera. Oo, na hindi na maapektuhan yung pang cost of daily living mo, no? I think maganda rin no na know your limits. Mm-hmm. Ako talaga, importante talaga yung know your limits. Like for example, sa Dragon Boat kasi, may mga competition pa yun sa Italy. Mm-hmm. May ganun pa. May mga international. May mga you know, Hong Kong, ganyan, Taiwan, wherever. Ako naman, I know for myself na
Although I love Dragon Ball, pero parang magastos na. You know? Well, you're just saying that now kasi mayroon ako kaibigan na naku, magaganyan. Pa-fun run, fun run lang, pero ngayon, nakabook na sa Chicago Marathon. Oh, but oh, anyway, siguro basta know your limit lang. May pacing lang. Pa rin. Oh, may pacing pa, and, but know your limit. I think money management. So yeah. If you feel that this is something to, this is beginning to be a serious interest. Kumbaga, tumataas na yung investment, investment. Yeah. You have to always be conscious of your budget. No? Na, as long as you can afford it, as long as you are planning yung finances mo on how I can afford it, sometimes you need to sacrifice some aspects of your life. Meron akong kilala, yun nga, yung friend ko na ngayon nagmamarathon na overseas. Hindi na siya gumigimik pag weekend. Ang sinasabi niya, hindi na ako lumalabas ng Sabado ng gabi kasi nagtitraining ako ng Lunes ng, ng Sunday ng umaga. So, yung nabawas niya sa pag-inom, pagkain sa labas ng weekend, na channel dun sa hobby niya, and masaya siya doon kasi nga nagiging seryoso na yung kanyang pagtakbo eh. Right. So you have to know those things, no? And apart from that one as well, lalo na kung halimbawa meron kay significant other, you talk to them. Kasi syempre, di ba, kung baka mamaya nakabukan ng overseas para marathon, tapos you know, eh syempre, if for example you have kids pa, I mean, you also have to be conscious of yung mga financial responsibilities. Yes. Make sure na hindi sila napapabayaan, because at the end of the day, these are hobbies that you can, I would say, no, you can probably do without, no? Or may limit lang din. Unnecessary expenses naman ito na nag-e-enhance ng buhay natin, but when like bike halimbawa, I know there are 250,000 peso bikes. Wow. I know, I've seen that in a financial plan. Sabi ko, what's that 250k? Sir, bike mo, ha? Bike 250k? But you know, kung halimbawa lang eh gusto mo lang pa bike around the village. Too much 'yun. Too much naman. I mean, parang I think the term is overkill. Mm. 'Di ba? Baka overkill naman yung 250k na bike. So tama naman din yung ano, yung pacing lang where you are at your level. Yeah. Siguro last tip ko na lang is never think na yung mga binibili mo is an investment, kasi at the end of the day, may depreciation yung mga yan. Pangalawa, paano yung iba, yung mga action figure, yung mga ganun-ganun, di ba? Sa mga kilala kong nagko-collect ng statues, diba? Yes, nag-i-increase yung value, but siguro 90% of them, they don't really want to sell it eh, kasi nai-inlove sila. Para sa akin, expense talaga siya. Expense talaga siya. It's still a hobby and interest. Mm-hmm. So, wag mong gagawing rational or wag mong i-justify yung gastos mo. Mag-ingis naman yung value. Iisipin mo na investment. Kasi, most of them, pag dumating na yung point na kailangan nilang ibenta kasi wala silang pera. Mm-hmm. Usually, yun yung last na binibenta nila eh. Dapat yun nga yung una nila binibenta. May in love sila kasi it is their hobby, kasi may attachment talaga. Uh-oh. So, yes, there is a possibility na kumita, but I think if you're looking for an investment, mas maganda yung mga mutual funds. Diba? If you're buying these things as an investment, I think there are other better investments that you can get into. You buy these things because it is your interest, it is a collectible, it is something that will give you fulfillment, happiness. You enjoy it. So make sure that it is still within your budget. Yes. And never think of it na, ay, mabibenta ko naman siya in the future. Kasi most of the time, hindi. Masyado kang in love sa kanila para ibenta. I think, in terms of budget, meron ka lang dapat na, I mean, when we speak of budget kasi, you can either set like an absolute amount. Like, kunwari, 10,000 lang or 20,000 lang. That's it, you know? Mm-hmm. Or pwedeng percentage of your income or, you know, or expense. Pwedeng, basta 10% of ng kinita ko, yun lang ang limit ko. Mm-hmm. Basta, the thing is, dapat, merong limit, and that's the budget. Kasi, yun na nga eh. I mean, the budget is your boundary. So, kumbaga, at least, it also gives... Ganda yan. The budget is your boundary. Yeah. diba? Ilagay yan sa Facebook. So, kumbaga, parang, it also enables you to fund other dreams and goals. Yun. Kasi marami pa yan. Alright.
So, I hope ay nagustuhan niyo yung mga binigay nating tips. Yes. And maganda yung may hobby, no? Kasi syempre there's always life outside work. Oh, the fulfillment, the enjoyment. And also diba? It opens up your network, no? Yes. Hindi lang puro mga office mates at family mo yung ka-interact mo. You're able to meet other people with your hobby, be part of a community. Mm. So, may mga ibang benefits yan sa buhay natin. Stress yourself na parang, ay, hindi ko kaya to, pero ay, naku, pag nag-marathon ako, kaya ko pala. Yeah. Yung ganun. So, it opens up opportunities if you're part of a community outside your usual work and family. Mm-hmm. And if you can afford it, then we encourage you to pursue a hobby. Mm. Sometimes, it opens up business opportunities as well. Oh, yeah. Oh. So, wag natin i-dismiss na gastos lang yan. Mm. If we are able to manage our budget, yes, look really at our finances, we can probably have create space for a hobby, for an interest, and that's always good. So, if you like this video, please give it a thumbs up and share it with your friends, and please remember to subscribe to our channel. And kung meron kayong hobby na gustong i-pursue at hindi kayo sure kung kaya nyo ba, you can always send an email sa admin@wealtharchy.com at sabay natin pag-aralan yung finances mo para makita natin kung paano natin gagawa ng paraan para ma-afford yung hobby na gusto nyo. Or baka may hobby kayo na gusto nyo kaming ayain. Pwede rin. Ay, ganun eh, no? Why not, di ba? You know? kumain daw. Habi nila mag-explore ng mga iba't ibang mga restaurants. No? Pwede. Oh, food crawl. Correct. Food crawl. Habi namin dalawa kumain. So, sa mga restaurant owners na gusto mag-invite sa amin. Baka naman. Kumain. Pwede kami mag-shoot ng video dun sa restaurant ninyo. May kasama na rin mini-review ng pagkain. Email na kami sa admin@wealtharchy.com. Alright? So, maraming salamat sa panonood and hanggang sa susunod ulit nating video. Ay, bye-bye! Bye-bye.